Magandang umaga po at sa lahat po ng mga patuloy na kasama po natin at nanonood sa ating pong prayer devotion tuwing umaga. Isa pong mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay dadako sa sandaling ito sa pagbubulay-bulay sa salita po ng Diyos. Atin pong kunin ang ating paksa mula sa Psalm chapter 95 verse 1-6. Basahin ko po. O magsiparito kayo, tayo'y magsiawit sa Panginoon. Tayo'y magkaingay na may kagalakan sa malaking bato na ating kaligtasan. Tayo'y magsiharap sa kanyang harapan na may pagpapasalamat. Tayo'y magkaingay na may kagalakan sa kanya na may mga pag-aawitan. Sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang hari sa lahat ng mga Diyos, na sa kanyang mga kamay ang mga malalalim na dako ng lupa, ang mga kataasan ng mga bundok ay kanya rin. Ang dagat ay kanya at kanyang ginawa, at ang kanyang mga kamay ay lumikha ng tuyong lupa. Mga kapatid, ang ating paksang yung umaga ay may pamagat na Biblical and Meaningful Worship. Tuwing umaga po ba ang tayo ay gigising, tayo po ba ay nakapagpapasalamat sa Diyos? Tayo po ba ay nakakapanalangin? Anong purpose tuwing tayo ay gigising? Tayo po ba ay nakanda sa pang-araw-araw na ginawa ng Diyos? O lahat po ba ng mga pili nating gawin sa araw na yan ay naihanda na natin upang pagdating sa araw na yan tayo po ay hindi gaulin sa oras, o kaya magkaroon tayo ng attitude of being ready to every particular tasks na gagawin po natin sa araw-araw na ginawa ng Diyos? Ang Kristiyano po ay may isang pribilehiyo na napakagandang opportunity. So sa tuwing darating po ang araw ng Linggo, at tayo po ba ay naghahanda bago pa man ito dumating upang tayo po ay magkaroon ng kaisipan na tayo ay excited sapagkat tayo po ay sasambas sa Diyos? Ano nga po ba ang tinatawag nating Biblical and Meaningful Worship? Samahan niyo po ako at atin pong pagnilay-nilayan ang mga salita ng Diyos. Sabi po sa binasa nating teksto sa Psalms 95 verse 1-6, andyan po yung introduction niya na magalak tayo, magkaingay, magkaroon tayo ng pag-aawitan. Ibig sabihin, ang taong excited sapagkat siya ay sasamba sa Diyos. Bagamat minsan ay may tinatawag na ingay sa pag-aanda kung minsan ang mag-anak, nakatotohang tingnan na sila ay busy sa pag-aanda sapagkat sila po ay sasamba sa Diyos sa araw na yan. Ngunit para maiwasan po ang ganitong mga karanasan natin, may mga patnubay po ang salita ng Diyos na sulat sa Biblia kung anong paghahanda ang dapat gawin ng kanyang mga anak upang magkaroon tayo ng tinatawag na Biblical and Meaningful Worship. Number 1, take up the cross and live for Christ daily. In Luke chapter 9 verse 23, sabi po dyan, at sinabi niya sa lahat, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. Mga kapatid, may mga kadahilanan kung bakit minsan tayo ay mas pinipili na manatili sa bahay o kaya huwag magsimba. Ang ibig pong sabihin ng Panginoong Hesus, take up thy cross. Batahin ang mga tinitiis natin sa buhay. At dapat masunod ang kalooban ng Diyos, huwag po ang ating kalooban. Sa ganun po ay makakakita tayo at makasusumpong ng biyaya at blessings po na nagmumula sa Diyos. Sapagkat ang paraan po ng Diyos ay hindi paraan ng tao. Kung ang tao ay nabibigatan, mas pagagaanin ng Diyos ang ating mga dalain pag natutunan po natin na isuko sa Kanya ang lahat ng bagay, lalo na sa panahon na tayo ay mananambahan. Pangalawa po, magkaroon tayo ng tinatawag na thoughtful preparation. In Exodus chapter 16 verse 22-24, tinuruan po ng Panginoon ang mga Israelita kung anong gagawin nila bago pa man dumating ang araw ng Sabat o araw ng Pangilin sa pagninilay-nilay sa pagsamba po sa Diyos. Sabi po sa Exodus 16 verse 22-24, basahin ko po. At nangyari na ng ika-anim na araw ay pumulot sila ng pagkain na ibayo ang dami.
dalawang umir sa bawat isa at lahat ng puno sa kapisanan ay naparoon at nagsaysay kay Moses. At kanyang sinabi sa kanila, ito ang sinilita ng Panginoon. Bukas ay takdang kapahingahan, banal na sabat sa Panginoon. Ihawin ninyo ang mga inyong iihawin at lutuin at ninyo ang inyong lulutuin. At lahat na lalabis ay itago ninyo sa ganang inyo na inyong itira hanggang sa kinabukasan. At kanilang itinago hanggang sa kinaumagahan gaya ng iniutos ni Moses at hindi bumaho ni nagkaroon ng anumang uod. Ito po sa panahon ng mga Israelitas na tinuturuan sila ng Panginoon. Sa panahon na sila ay nasa ilang at pagtuwing darat na sila ay umaasa sa provision po ng Diyos. Ang instruction kapag darating ang araw ng Linggo bago pa man yon o yung araw ng Sabat, bago pa man yon ay kailangan na maganda at iluto na mga dapat lulutuin. Kasi nung araw ang pagluluto at anumang kikilusin mo ay hindi po pinapayagan sa araw ng Sabat sapagkat ito ay araw ng pamamahinga. Ganun po kahigpit. Sa paanong paraan sa atin ngayon nangungusap ang salita pong ito ng Diyos. Ang instruction po malinaw ang context. So bago pa man dumating ang araw ng pagsamba o Linggo, dapat po pinaghandaan natin ang damit na isusuot, ang ating kakainin, kasi pagpunta ng simbahan at pag-uwi, dapat mayroon ng pagkain at hindi na po tayo ginagahol sa oras. Dapat pinaghahandaan. Kami pong mga teacher kapag bago magturo, pinagagalitan ng aming mga supervisors or authorities sa amin kapag kami ay nauhuli na hindi kami handa sa pagtuturo at walang lesson plan. Ginagawa po namin ito before a particular teaching engagement mangyari. Kailangan may plano ka sa araw na yan kung paano mo gagawin. Ganun din po ang context na yan. Tayo ay magkaroon ng kahandaan at kaayusan ng pagsamba sa Diyos bago pa man ito dumating. Maging excited po tayo sapagkat ang ating pong sasambahin ay walang iba kundi ang ating Diyos na totoo at buhay. Pangatlo po, enter into worship with the whole heart, soul, mind, and strength to come boldly before God's throne. In Hebrews chapter 4 verse 16, ito po ang sinasabi, magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at makakasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Mga kapatid, ito ang ibig sabihin nito. All of our heart, soul, and mind, buong lakas, buong puso, buong kaisipan, na tayo dapat ay lumalapit sa Diyos nang may pagtitiwala at sa Kanya lang matuon ang ating pansin pag tayo po ay sumasamba sa Kanya. Sa pamagitan po nito, higit nating mauunawaan ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. At napakalinaw na ating mauunawaan ang Kanyang mensahe sa panahon na ang ating pagsamba kung tayo ay nakapokus sa Kanya. In conclusion, hopefully ang mga ito po na gabay mula po sa salita ng Diyos ay maipamuhay po natin. Sabi nga po sa Colossians chapter 3 verse 1 and 2, kung kayo ngay muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nanga sa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nanga sa itaas, huwag sa mga bagay na nanga sa ibabaw ng lupa. Worship is a deep and special privilege that all Christians should enjoy and benefit from. But it will be even more special if we make the effort to enter into it with the right motivation and attitude. Sa pamagitan po nito, atin pong napapapurihan ang Diyos at ang ating pasasalamat at pagsamba ay buo at tayo po ay nagkakaroon ng tinatawag nating inner strength spiritually sapagkat tayo pumapasok sa trono ng biyaya ng ating Panginoong Hesus. Tayo po ay patuloy na sikapin natin na magawa po natin ang mga pamantayang ito ng Diyos upang sa ganon ang ating pagsamba ay mayroong kahulugan at totoo sa ating buhay. Yan po ang mga bagay na alituntunin mula po sa ating mga binasang teksto
na kung paano po ang kalugod-lugod sa Diyos at katanggap-tanggap na pagsamba na po natin sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Amang banal na sa langit, salamat po sa mga salita niyo na aming pong natutunan. Patuloy nga po ito naming maipamuhay. Patawarin po kami kung may mga panahon na na-out of focus po kami. Tuwing kami ay sasamba, mapaghandaan po namin at kami po ay magkaroon ng buong kaisipan, buong lakas at buong puso namin po, Diyos, na mahalin ang gawain tuwing araw ng Linggo upang masamba ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po sa mga pagpapala at pag-iingat po sa bawat isa sa amin. Ibinabalik po namin ang pagpupuri at pasasalamat sa matamis sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Magandang umaga po.